Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo, pati na sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Ang kwentong aking ibabahagi ay isa sa mga karanasan ko sa bagay na maaaring mas karumal-dumal pa kaysa sa kwentong aswang. Isa ito sa palagi mong sinasabi na minsan mas halimaw pa ang normal na mga tao kaysa sa mga nilalang na kinakatakutan natin na tinatawag na aswang. Isa po ako sa mga dati mo nang sender ng iyong channel. Pero sa pagkakataong ito, ay ibang email ang ginamit ko at hindi rin muna ako magpapakilala. Bahala ka na kung gusto mo akong bigyan ng codename. Sadya kasing delikado at confidential ang kwentong aking ibabahagi. Simulan ko na po ang kwento. Lumaki po kami magkakapatid sa sagad na hirap. Dahil sa kagagawan ng aming ama na maagang sumakabilang bahay, buhay pa po ang aking ama, pero mas pinili nito ang kanyang kulasising seksing bebot kaysa sa pamilya namin, kung saan meron siyang apat na anak at napakabait na asawa. Bunso po ako sa magkakapatid, pero kahit ako ang bunso, ay ako naman ang pinakamagaling humanap ng diskarte para makapaghanap ng aming makakain. Medyo mahiyain kasi ang kuya ko noong mga panahong iyon. Bata pa lang ako ay naririnig ko na ang mga balitang may mga nangunguha raw ng mga bata o kahit mga dalaga upang gawing alay sa mga itinatayong infrastructure na proyekto ng gobyerno gaya ng tulay, dam, o di kaya mga malalaking gusali na ginawang opisina ng gobyerno. Ayon pa sa tiyuhin ko na isang kontraktor na noong mga panahong iyon, ay totoo raw ang kwento tungkol doon. Hindi lang daw iyon nagaganap sa mga proyekto ng gobyerno, maging sa mga malalaking gusali na ipinapagawa ng mga korporasyon. Dahil sa binatilyo pa ako noon, at sabik makaluwas ng Maynila upang makapagtrabaho sa malaking construction company, ay hindi ako naniniwala sa kwentong iyon. Naiisip ko kasi na baka sinasabi lang iyon ni Tito kasi sinabihan siya ni Nanay na huwag magtatangka na hikayatin ako magtrabaho sa Maynila. Pero hindi naglaon, ang dating kwentong hindi ko pinapaniwalaan ay nangyari na talaga na nasaksihan ko pa mismo. Pero ibang sitwasyon ito, hindi ito kidnapping ng mga bata upang gawing alay. Dahil sa pagiging masipag ko at pagpupursigi na matuto sa lahat ng bagay tungkol sa construction, ay unti-unti akong nahasa at nagkaposisyon. Nag-apply ako sa isang construction company sa Maynila na hanggang ngayon ay sikat pa rin at namamayagpag. Dahil sa kanilang hindi matatawarang reputasyon na kapag sila ang gumawa ay siguradong pulido at walang magiging palpak. Kahit pagkaano kataas ng gusali na ipinapagawa ay siguradong matibay. Dahil sa pagdami ng mga kakilala, kaya may nakapagrekomenda sa akin sa isang engineer na empleyado ng nasabing kumpanya. Natanggap ako bilang junior foreman. Sa team namin ay meron kaming 200 trabahador. Halo-halo na iyon, laborer at mga skilled worker. Masasabing napakasarap ng kitaan doon. Hindi ako nagde-day off at halos hindi ako nakakauwi ng bahay dahil non-stop ang trabaho. Masasabi kong hindi naman sobrang hirap ang trabaho ko doon. Ako lang naman ang nagche-check ng mga ginagawa ng mga tao kung naaayon ba sa plano na ginawa ng engineer. Pero iyon nga lang, may mga ngailangan sa akin sa halos lahat ng floor sa ginagawang gusali para magtanong at magpa-check up ng kanilang mga ginawa. Kahit nga gabi hanggang madaling araw ay may nagtatrabaho. Kaya habang naroon ako,
ay tuloy-tuloy ang ikot ng relo para sa aking overtime. Doon na lang din ako natutulog kung saan makahanap ng pwestong matutulugan na kahit 2 oras. Doon na rin naliligo. Hindi naman problema ang pagkain dahil marami ang nagtitinda sa unahan lang din ng ginagawang gusali. May isang pagkakataon na sinabi sa akin ni Senior Foreman na kailangan niya daw ako sa gabing iyon para sa isang bagong proyekto. Day off ko dapat noon pero pinapasok niya ako. Sabi ko naman na bakit kailangan pang naroon ako, magbubuhos lang naman ang pundasyon. Sabi niya naman na basta, kapag ganong phase daw kasi ng project ay dapat naroon ang mga may posisyon dahil iyon ang masasabing critical part at pinakamahalaga. Sinabi ko naman na okay sige, walang problema. Sanay naman ako na walang day off at palaging hindi umuwi sa bahay ng 1 linggo. Noong naroon na ako sa site ay nakita kong ang taas ng nakabakod na blue sock sa paligid. Talagang hindi makikita ng mga katabing gusali ang ginagawa sa loob ng construction site. Isa pa sa pinagtaka ko dahil walang mga laborer. Sabi ko naman na sino ang gagawa kung walang mga tao. Sumagot naman si Senior Foreman na meron daw, tsaka hindi pa naman kailangan ng maraming tao sa ganong phase. Dahil automatic naman ang pagbubuhos noong nakahalong simento. Para po malinaw lang sa lahat, hihimayin ko na rin ang proseso. Siyempre, kapag gagawa ng building ay merong pilar o haligi na konkreto din. Nakahanda na ang hukay na hindi bababa sa 50 meters ang lalim. Huhulugan iyon ng spring para doon nakapatong ang poste. Pero ang spring na iyon ay halos kasing laki ng hita ko ang taba noong bakal na paikot. At may tangkad iyon na mas matangkad pa sa 2 tao. Malawak ang butas na paglalagyan noon na meron pang mga scaffolding na mapagpapatungan ng mga laborer na nagbabantay sa pagbubuhos ng semento para masiguradong hindi matitibag ang ilalim at magiging maayos ang buhos ng naka-ready mix na semento doon. First time ko iyon na makawitness ng ganoong phase. Madalas kasi ay nasa ground floor na ng gawaan kapag ina-assign ako. Dahil sa may posisyon na nga ako noong pagkakataong iyon, kaya kailangang naroon na rin ako. Nakita kong may 4 na tao ang naroon sa ilalim na nagbabantay. Naroon lang sila nakakapit sa brace o scaffolding. May mga straps, hard hat at ilaw din doon para iwas disgrasya. Nagradyo ang engineer na simulan na ang pagbubuhos ng nakahalong semento, buhangin at graba doon sa ilalim ng butas. Nakahos naman iyon na halos kasing laki rin ng hita ko ang taba. 3 truck ng ready mix ang naroon at nagbubuhos ng semento pa ibaba. Ang 4 na labor naman na nasa ilalim ang nagigiyan ng hose para pantay ang distribution noong semento. Noong makapagpuno na ng mga 10 meters na semento, ay ibinaba na ng crane ang napakatabang spring. Naka-assist pa rin ang 4 sa ilalim para maipwesto din ng maayos ang spring doon. Noong ayos na, ay lumapit ang isang boss ng kumpanya na nag-oobserba sa proseso. Naghulog iyon ng maraming bariyang silver at may tipak-tipak pang ginto. Napabulong naman ako kay Senior Foreman kung totoo bang ginto iyon. Sabi niya naman na siyempre oo, dahil pampaswerte daw iyon ng gusali. Noong nailagay na ang mga ginto ay narinig kong nagradyo iyon at sinabing, "Sige, proceed." Hindi ko alam kung anong ibig noon sabihin, pero nanlaki na lang ang mga mata ko noong pitikin ng crane ang mga scaffolding sa ilalim.
Sa bigat noon ay isang pitik lang ang kailangan upang magkalas-kalas ang mga clamps ng brace. Rinig kong nagsisigawan ng tulong ang mga laborer sa ilalim. Pinatayan na rin sila ng ilaw, tapos muling nagradyo na ituloy na raw ang pagbubuhos ng semento. Sabi ko naman kay Senior Foreman, bakit itutuloy na hindi pa na ilalabas ang apat na labor na nasa ilalim? Sinagot niya naman ako na kasama na ang apat na iyon para may palaman ang poste. Alay daw ang mga iyon para pampatibay. Susugod sana ako sa pinakabossing na naroon upang makiusap na hayaan akong tulungan ang mga nasa ilalim. Pero hinawakan ako ni Senior Foreman at sinabing huwag akong makialam kung ayaw kong pati ako ay isama sa alay. Naroon lang daw ako para mag-obserba dahil sa susunod ay ako na ang magmamanage ng ganoong phase ng construction. Pakiramdam ko ay masisiraan ako ng bait sa kakapakinig ng mga nagsisigawan sa ilalim na humihingi ng tulong. Pero wala akong magawa. Ang sabi naman ni Foreman, lahat ng napasukan niyang construction company ay ganun ang ginagawa. Normal na iyon na kalakaran. Napansin siguro ni Senior Foreman na sobrang balisa ko na, naluluha at namumutla na rin. Kaya hinila niya ako papalayo at sinabing magkape raw muna kami para mahimasmasan ako. Matapos magkape ay pinauwi niya na rin ako. Huwag daw akong maingay tungkol doon dahil kahit saan naman ako lumipat na kumpanya ay ganun din ang masasaksihan ko. Tibayan ko na lang daw ang aking loob kung gusto kong magtagal sa posisyong iyon. At baka nga raw sa susunod na 2 taon ay aalis na siya upang tanggapin naman ang matagal ng offer sa abroad. Kaya siguradong ako ang papalit sa kanyang posisyon. Tiyak daw na malaki ang maiipon ko kapag nagtagal ako sa kumpanyang iyon, lalo pa at wala pa naman akong pamilyang sinusuportahan maliban sa aking ina. Noong mga sumunod na buhos ng poste ay hindi na ako pumasok. Sinabi kong may sakit ang nanay ko kaya umuwi muna ako sa aming probinsya. Babalik na lang ako after 1 week. Alam ko kasi na doon pa lang magsisimula ang totoong trabaho. Minsan, noong makasama ko sa isang inuman si Senior Foreman, na ikwento niya sa akin ang kabuuan ng ganoong kalakaran. Totoo nga raw ang sinabi niya na lahat ng napasukan niyang construction company ay ganoon ang ginagawa. Pinipili naman daw nila kung sino sa mga laborer ang ipapalaman sa poste. Simula pa lang kasi ng pag-a-apply ay ini-interview na. Lahat ng pinapalaman ay iyong mga laborer na galing Visayas at Mindanao. Walang pamilya o kamag-anak sa Maynila at wala ding asawa't anak. Mga taong naglaya sa pamilya at walang nakakaalam kung nasaan. O iyong may mga tinataguang kasalanan sa batas o mga lumayas sa kanilang lugar. Iyon daw ang kanilang pinipili. Tapos kapag naipalaman na ang laborer na iyon ay itatanong sa iba pang mga kasamahan kung sino ang may nakakakilala doon. Kapag wala ay swerte. Kapag meron ay sasabihing iabot sa pamilya ang notice na nadisgrasya ang kanilang kaanak habang nagtatrabaho. Tapos papapuntahin sa opisina upang mag-claim ng 10,000 burial assistance. At kadalasan wala rin nagki-claim kasi nga ang pinipili nila ay iyong mga taong nanggaling sa liblib na probinsya o di kaya mga matatanda na ang magulang at di na kayang lumuwas upang mag-claim pa ng perang iyon. Mas okay na raw iyon kaysa naman noong year 70s to 90s kung saan nauso ang kidnapan ng mga bata, dalagita at binatilyo upang gawing alay sa mga ginagawang gusali.
Kahit labag sa loob ko ang aking nakita, ay wala akong magawa. Nagtrabaho pa rin ako sa kumpanyang iyon ng mahigit 10 taon. Pero sa mga panahong iyon, ay tuloy-tuloy akong nag-iipon ng pera at namimili na rin ng mga sarili kong kagamitan para sa construction. Inakala ko rin na ako ang ipapalit kay senior foreman noong umalis iyon. Pero mas malakas ang kapit ng engineer. Ang kanyang bayaw na undergraduate sa kursong engineering ang inirekomenda sa kumpanya at tinanggap rin. Blessings na rin sa akin na hindi ako naging senior. Kasi kung nagkataon, ay mapipilitan na akong dumalo palagi sa pinakaayaw kong phase ng construction. Sinusundan ako hanggang sa panaginip ng tunog ng mga sigaw ng humihingi ng tulong. Umalis na rin ako sa kumpanyang iyon at naging private contractor na lang. Nangungontrata na lang ako ng mga magpapagawa ng bahay. Tapos kumukuha na lang ako ng mga tao sa mga dati kong kakilala na alam kong magagaling pero wala nang mapasukang maayos na trabaho dahil medyo may mga edad na. Hanggang dito na lang ang kwentong ito, Sir Carl. Hindi ko nahihilingin na magustuhan ng iyong mga tagapakinig ang kwentong ito dahil maging ako man ay hindi ko gusto ang ganoong kalakaran. Pero nangyayari talaga ito. Maraming salamat sa iyo, Sir Carl, ha. Kung maiere mo ang kwento kong ito, kahit walang aswang nakasali. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.